Hi everyone, welcome back to another episode of Entrepreneur Stories. And with us today is one of the up-and-coming resellers, the very energetic Miss Vanessa So of Lifesavers PH. Welcome to the show, Miss Van. Hello everyone. Okay, so Miss Van, ano ba yung VNM story mo? Paano mo na rinig una ang VNM or na try? Actually, I heard it from my best friend, the top one reseller dito sa VNM, no? Si Miss Grace Yap, yun. Mm-hmm. Actually, hindi pa siya sikat noon na sabi niya parang okay tong business. So, that time, hindi ko pa alam, hindi ko pa na-check, no, kung ano ba talaga yung mga product line. Mm-hmm. Kasi parang nagda-doubt din ako sa sarili ko eh, na ako kasi being so simple na hindi ako maarte, hindi talaga ako ma-makeup or something. Pag kailangan lang tsaka mag-makeup, yun. Hindi ko siya talaga line of business, no? So, hindi ko na-picture out yung sarili ko na, syempre, paano ko, ako kasi syempre, pag magbe-business ako, gusto ko maging hands, ako hands-on talaga ako sa mga business ko, even sidelines ko. So, sabi ko, paano ko to i-market kung ako mismo hindi ako maarte or something? Mm-hmm. When was that? Kailan mo unang narinig yun from Miss Grace? Many years ago na, nakikita mo siya nagbebenta na. Oo, many years ago na. I mean, di pa ganun kasikat si VNM. Yun. Actually, starting pa lang kayo. Yun, niyaya niya na ako. Kasi alam niyang ma-sideline akong tao, ganun. Grabe, yun na nga eh. Ang next question ko, Miss Van, how to be you? Marami nagtatanong yan. Kasi, so nakita namin, no, unang-una akong nakita, yung post mo na lumapit ka sa mga, yung mga talagang tinarget mo, na mga una mong customers, were the service crew na nasa SM. So, doon pa lang, no, nakita ko yung pinost mo sa Facebook group, wow! Itong reseller na to, grabe, porsigido. Kasi, sabi mo nga sa akin noon, di ba, Miss Van, naalala ko yun, sabi mo, bago pa lang ako, Miss Jamie, pero gagawin ko yung best ko dito. Oo. So, bakit, Miss Van? Ano yung, paano mo siya nagagawa? Actually, ano, I have this vision, no, when I started my own business na first business ko sa For Life, na dun ko na inherit yung, ano, siguro yung pagiging nurse ko na to help to help people, and parang deserve din ng mga ano, ng mga minimum wage earner yung healthcare na maging affordable para sa kanila, no? So eto naman, syempre being on the VNM, ano siya, facial, so naisip ko na being a nurse, no, syempre sigurado ko na hindi sila gumagamit ng facial wash or something, some others are gumagamit ng facial wash. Pero usually, soap yung ginagamit nila, like yung Safeguard, Dove, yun. Kaya hindi yun sila aware sa ano, sa kung gaano siya ka-harmful sa skin. Yun. So parang yung pinanggagalingan mo talaga was your mission to genuinely help them. Yes. Achieve better self-care, skincare, ganyan. And yun nga, nagmula siya dun sa pagbebenta mo rin ng supplements sa kanila. Yes. And from there, what was their response nung talagang nilapitan mo sila? Actually, ano, yung iba, syempre nahihirapan ako. Pero yung iba kasi, kilala na nila ako dun sa SM Walls na, ano, na nagbebenta ng kung ano-ano, frozen meat, leche flan, okay, ng food supplement. Actually, lahat ng binibenta ko is quality products and affordable na pangmasa na kaya nila. No? So, alam nila na yung pag nagbenta ko ng produkto is magagamit nila. And ano, talagang hindi ko sila niloloko. Yun. Hindi ka ba nahirapan i-market yung something na, kasi very common sa most Filipinos, no, sa mga skincare, hindi naman nila, hindi sila masyadong maalam na, ah, meron na palang mga natural alternatives, no? So, hindi ka ba nahirapan dun? And ano yung naramdaman mo nung una kang nakakuha ng happy customer? Nahirapan din ako. Baka daw parang dejuvto na may micropeeling, ganon, or kojic na. Kasi na-experience nila na ang kate daw ng mukha nila since namumula, tapos nasira daw yung iba. So, yun. And then, nung nakita mo na, na parang nag-improve talaga, paano kanila kinontakt about it na ito yung effect? Ano, nagulat ako, no? Kasi the next day, it spreads like wildfire yung ano, yung news na, which is, isa sa mga vision ko na ito yung mangyayari na next na pag nabenta ko to, ito yung mangyayari, nakakalat siya. Magiging viral siya. So, yun,
kumalat nga, true enough na yung ano, pagising ko ng umaga, I have so many messages na good news na, uy ma'am, totoo nga na ang tagal niya matunaw, tama nga yung sinabi mo. Tapos, alam mo yun ma'am, ang bango-bango niya. Tapos, tama rin yung sinabi mo na hanggang gabi na hindi pa kami naghihilamos. As in, hindi kami oily. Tapos, ang fresh-fresh ng face namin. So, magbebenta tuloy kami sa customer, ang saya-saya namin, yun. So, sobrang fulfilling nung, naging experience na yun, Ms. Van. Actually, ma'am, gusto ko rin kasi ma-feel nila kung ano yung una ko na-feel nung ginamit ko yung Lulure soap, no? I feel some brightness and radiance dun sa face. Tsaka ang sarap ng feeling. Tapos, nung time na yon, nagbubuhat pa ako ng boxes ng VNM kasi dumating na eh. So, pawis ako, paakyat. And nagulat ako hapon na yon. Hapon na yon nung binuhat ko. Nagpawis na ako, pero nag-moist yung bango nung Lulure soap. So, I was impressed talaga ng product. Tsaka sobrang, hindi ako nag-oily, ang fresh ko pa rin. Yun. Okay. Actually, ma'am, yun, akala nila mahal nga yung product natin. Pero, nung ginamit na nila, sabi nga niya, tama nga yung, be, tama nga yung sinabi mo, nasulit nga siya, na ano, matagal siya matunaw, na totoo yung sinabi mo, na 6 months ko nga siya magagamit. Na-foresee ko na, sabi niya. Yun. So, ang question ko naman ngayon, Ms. Van, I'm sure marami nagtatanong nito, or maraming curious, kasi diba minsan, may mentality na ganun eh. Basta Chinese, magaling yan magnegosyo. Ano ba ang upbringing ng isang Vanessa So? Sa family, naturuan ba kayo at an early age na magnegosyo? At an early age, yung mom ko was, importer siya, no? So, kumuha siya ng mga stocks sa Hong Kong, sa Thailand, tapos binibenta dito sa Tutuban. Yun kasi yung uso dati, ng mga time nila, di ba? At an early age, 7 years old, nagbebenta talaga ako, nagsisales stock talaga ako. Tapos, tinuturo talaga ng mom ko na, dapat ganito, ganyan ka magbenta, ganyan. Tapos, pagtapos mo magbenta, ikaw din yung magsusukli. Unforgettable experience ko, no? Nung nag-high school ako, algebra exam ko noon, pero kailangan kong magbantay nung ano namin. Eh, that time parang Vermans yata. So, busy. Talagang, as in ako, nakatungo lang sa cashier. Ako, that time, hindi ako nagsisales to. Cashier lang ako. So, I need to study eh, no? So, habang nag-i-study ako, nakikinig lang ako nung susuklian ko. Tapos, buti nga hindi ako nalilito eh, kasi hindi ako nagka-calcule. As in, sukli lang, ganito, Tapos, aral ulit. Kasi yung jump pack nung schedule mo, kailangan mong anuhin eh, yung responsibility mo. Ganun kasi kami. Yes, grabe, parang naging core memory talaga siya. Kasi syempre tatatak yun sa sarili mo na usually yung mga bata nag-aaral lang eh. Hindi naman yan pinagbabantay sa tindahan or sa negosyo. But then ikaw, kinailangan mo siyang pagsabayin. And I think, kitang-kita naman namin ngayon, Ms. Van. Kasi talaga naman very inspiring. 1 month pa lang na nagne-negosyo ka nitong VNM resellership and nakaapak na agad ng 6 digits. 1 month, okay? So, that's very impressive. Ano yung mga ginawa mo? Nag-bazaar ka pa, di ba, Ms. Van? Opo. Nag-Halloween bazaar kami. So, ang saya-saya ko rin kasi first time kong mag-Halloween event. So, kasi syempre sa Chinese, sobrang wala naman masyadong event na ganito, no? Sobrang traditional. So, sabi ko, ay, magsasaya ako nito. Kasi naka-costume pa habang nagbebenta, naka-mask pa. So, yun. Very positive talaga yung upbringing, no? So, Ms. Van, I wanna ask, kasi sa mga heart-to-heart mga conversations natin, Ms. Van, ito, how is it like being raised in a very traditional Chinese family? I know kanina you mentioned na syempre yung environment mo, nakikita mo talaga na, alam mo yun, everyone's doing business. But then, is it favored na women ang magbi-business? Actually, hindi. So, ang thinking kasi, ang belief kasi is, pang childbearing lang yung ano. At a certain age, kailangan magpakasal ka na, kailangan may anak ka na, ganun. Tsaka ano, syempre, ang iniisip is, men are the providers. Yun. Yung support talaga is sa lalaki. How were you able to power through that?
kasi sa nakikita ko sa'yo, very dedicated, Kay. Yung parang you won't take no for an answer agad, di ba? Paano? Paano mo nagagawa yun? Actually, syempre nag-struggle din ako. Syempre nahihirapan din ako. Parang naisip ko, nagkaroon din ako ng doubts na ako personally, no, pag ako magkakaroon ako ng family, ayoko naman na umasa lang ako sa guy na, syempre, ang hirap kitain ng pera. Ni-raise ako na ganito kahirap yung pera para alam mo yung value ng money, no, na mahirap siyang kitain. Syempre gusto ko, pag nagka-family, tulong, magiging teamwork kami ng husband ko na i-raise yung family namin, na gusto ko na makatulong din ako, hindi yung humihingi lang ako sa ano. Gusto ko syempre mabibigay ko rin best things sa mga anak ko. Correct. And nakikita ko yun, Miss Van, kasi ang dami nating mga heart-to-heart messages. Naalala ko yung isang instance na ang dami-dami mong in-order na boxes. Yung mga minis natin, yung mga mini boxes natin. And you showed me kung gaano kataas yung stairs na inakyat mo lahat yun. Diba? Grabe yung dedication mo. Sabi ko, Miss Van, bakit hindi ka nagpatulong? Sige, so kung ano, I mean, ako talaga pag nag-business, hands-on talaga. Mm-hmm. Tapos siguro isa rin to sa mga sikreto natin, no? Mm-hmm. Na nakayakap tayo dun sa mga boxes. Kaya siguro na-feel din ng customers ko na love ko yung, yes, yung passion ko na ginagawa. So ano, Miss Van, yung makikita mo na ano yung pinakaminahal mo dun sa V&M Reseller Program? What made it different? First of all, my mentoring, no? Kasi being on the corporate job before, yun talaga yung nahanap ko eh. To have a mentor sa manager ko, yun. Kasi I want to grow, I want to explore, I want to learn a lot while I'm young. And gusto ko pag tumanda ako, yung ano, yung mga tipong mga Bill Gates, ganun na ako katalino. Galing. Yun, I have inspired many people maging philanthropist. Yun. Wow, ang ganda ng dream mo. And nakikita ko yung dedication mo talaga kasi sa bawat mga sessions, hindi ka nag-absent. Nandun ka talaga and you really participate. Kaya naman, it's not a surprise na in just a span of a month, actually, ngayon yung first month mo, no? Itong shoot na to. November 9 ngayon, she started October 9. And you already reached that milestone. Sobrang nakakatuwa yun. So, saan yung focus mo talaga? Paano yun? Paano ka nag-iikot-ikot sa mga malls? Meron ka bang mga schedule? Actually, nakaplan na yung schedule. Kaso, right now, dalawang malls lang yung naikot ko. Kasi, as in, I was bombarded, no? So, nagugulat ako. I was bombarded by messages and different messages from mga ibang crew na hindi ko naman na-alok na, no? So, talagang kumalat na. Wow. So, tapos, last time, actually, last 2 days ago, I was there. Kasi second reorder na nila, third reorder na nila. Kaya nga, hindi ako makapag-post. Oo, kasi madami. As in, kaya ako hindi makapag-post kasi sobrang dami kong messages na kailangan kong... And gusto mo lagi tinututukan yung bawat client mo. Yan yung napansin ko sa'yo eh. Kasi even with me, dun sa supplements, talagang very hands-on. Pag may questions ako, talagang nasasagot. Miss Van, may question lang ako. Bakit pagka binibigyan ka ng mga opportunities ng V&M, like yung influencer marketing, bakit ready ka to grab the opportunity? Sabi nga ni Sir Henry C, no, tatang, sabi nga niya, yung opportunity pag hindi mo grinab, padalas, hindi na yan babalik. Hindi mo na alam kung magkakaroon ka pa ulit ng opportunity or magkakaroon ka ng mas maganda opportunity. It just comes in once in a lifetime, usually. So, yun yung paniniwala mo, kaya talagang ginagrab mo. And I think hindi lang naman kasi siya naiiwan sa pagiging opportunity eh. Because you also do what's needed. Yes. So, ayan. Tsaka yung ako, personally, no, ayokong bumababa yung burning passion ko. Na tuloy-tuloy may momentum. Oo. Kailangan yun. So, Miss Van, I wanna know, what's your biggest motivation in life? What drives you? And ano ba yung success para sa'yo? Actually, ma'am, yung motivation ko is to save for my future family, yun. Tapos, and yun nga, maging philanthropist someday.
And ayoko na kasi bumalik sa corporate job, yun. Mm-hmm. So, actually, I leave my job last May. Mm-hmm. Yun, bago yung birthday ko na June. Kasi ayoko na ng stress. Mm-hmm. Yun. Baka this is what you really meant to do, diba? And nakikita ko naman, you feel a lot of fulfillment sa bawat client na natutulungan mo. Mm-hmm. Sabi mo nga, diba, hindi mo man nare-reach pa yung pagiging philanthropist, mm-hmm. but now, you're already seeing yung effects na nakakatulong ka sa iba. And very helpful talaga yung ginagawa mo. Biruin mo, diba, a lot of people get access to quality supplements and quality skincare just because of you na talagang inaano mo sa kanila yung mga products. So, Ms. Van, ano naman yung success para sa'yo? Success for me is ano, when you turn your vision into action in order to achieve your success. Kasi there are times na ano no, may mga limitations tayo, may mga fear tayo, yun, na hindi natin ginagawa into action. Mm-hmm. Sinasabi lang natin na gagawin natin, pero hindi natin binuput yung dedication, yung 100% commitment para doon. And isa pa for me, success is to touch lives of the people, to share your knowledge, mm-hmm. to inspire them. Yun. Mm-hmm. Yun yung isa sa pinaka-success for me. Gusto ko yan, Ms. Van. And talagang very evident siya sa lahat ng ginagawa mo. Aligned talaga siya. Ms. Van, in a span of a month, ilan na yung sales mo? Naka-how much ka na? Naka-102,000 na ako plus. Congratulations! Naalala ko, Ms. Van, yung mom mo before sabi mo sa akin, hindi pa siya supportive no na ano na naman tong gagawin mong business? What happened after? Actually, nung una, nagda-doubt pa siya, ma'am. Pero ano, nung nakikita nga niya na ano, na malaki na yung, ang dami nang bumibili, as in tatlong SM supermarkets na yung plastic na puno, mm-hmm. and more than pa, yun. Mm-hmm. Sabi niya, na-curious na siya sa product, no, na mm-hmm. iniisip niya, ay, ano kaya meron sa product? Mm-mm-mm. Then, ano, trinay niya. Tapos, mm-hmm. actually ngayon, mama, nagbibenta na rin siya. Kaya nga eh. So, ano, marami na rin siya nabibentahan. Mm-hmm. Kasi sabi mo, sa kanya ka natutong magbenta, di ba? Opo. Actually, nakaano na siya, apat na soaps na siya. Wow. In just one day. So, yun ang mabenta sa inyo, yung soaps. Mm. Mabenta siya sa inyo. Actually, ini-introduce ko kasi muna, ma'am, yung step one, yung cleanser. Mm. Yun. Kasi so, nga, hindi nga sila maalam pa dun sa proper skincare. So, yes. Yung cleanser pa lang, mahalagang bagay na dun sa target market mo. Opo. And then after, nakikita ko naman, kapag natatry na nila yung cleanser, parang bumibili na sila sa'yo ng sunblock, ganyan, di ba? Parang dumadami yung orders. Nagkaano? Actually, pangalawa nga nila, nung nag-chat na sila sa akin, no, nung nag-viral na, ano, sabi niya, babe, baka meron ka moisturizer dyan. Mm-hmm. Yun, para ano naman, lumambot naman yung face ko. Oo. And mas, ano, mag-fluffy daw yun. So, Ms. Van, did you expect na you will be part of the top sellers in just a span of a month? And sobrang quick nun, naka 6 digits ka na agad. Actually, ma'am, naisip ko 2 months. Yun yung una mong naisip talaga. Oo. So, I was shocked no, nung chinat mo ako kahapon na, Ms. Van, ano na ba yung sales mo? Dali, computin mo. Yes. So, inuna ko yung mga SM, tsaka yung bazaar ko, so, and others, yung mga pick-up, meet-ups, yun. So, inuna ko, nagulat ako na, tapos, ang laki pala. Hindi ko akalain na ang laki na. Tapos, the next kong, syempre si Shopee, yun. Tapos, nung kinumpare ko yung dalawa, sabi ko, ha? Yung half nung sales ko sa Shopee, yun yung half nung sales ko sa SM and other walk-in. So, ibig sabihin, sabi ko, mas naging benefit pa sa akin kasi wala akong packaging cost, una-una. Yes, tapos, ano pa, talagang na-meet ko yung mga tao, customer. Na-inspire ko sila, correct. No? Yun yung isa pa. And talagang nakita ko talaga yung smile sa face nila. Correct. Actually, I'm excited for the skin transformations ng mga talagang may service ko ako natulungan, no, ang dami niyang pimples hanggang dito sa sa leeg na sobrang kati daw yun. And Ms. Van, sobrang nakaka-proud ka kasi yung circumstance mo na yun na meron ka ng connection. And for me, Ms. Van, sobrang naging strength mo talaga yun. Kasi hindi siya naging hadlang for you kasi minsan, 'di ba, kung negative yung mindset mo, isipin mo na
baka hindi naman sila maging interested dito. Mm-hmm. Kasi sabi mo nga kanina, baka masyadong pricey. Mm-hmm. Pero ikaw, you turn that into your strength. And yun nga, sabi mo nga, mas maganda kasi pag may relationship dun sa customer, mm-hmm. yung nakikita ka talaga nila. Diba? Yun yung pinaka, isa sa mga strategies ako. Kung ako makakapag-share ng mga strategies sa mga bagong resellers, it's very important to create mm-hmm. a relationship. Kasi when you have a relationship, everything is so easy to follow. Kasi when someone trusts you, everything that you say, 'di ba, may meaning 'yun sa kanila. Mm-hmm. So ang ganda-ganda nun. Ang question ko ngayon sa iyo, Ms. Van, ano yung mga tips mo, masasuggest mo sa mga resellers na nagsa-start pa lang? Actually, ikaw nga sobrang bagong-bago eh. Pero nakita naman natin lahat, with effort, meron talagang napupuntahan or nagbubunga talaga yung efforts. So, ano yung magiging mga success tips mo sa mga resellers? Actually, ma'am, yung nagulat ako, no? Nung sinusulat ko na yung mga key ingredients ko sa success na magiging tips ko sa mga resellers, no? Nakagawa ko ng abbreviation na CHAMP. Okay. O, di ba? As in, talagang CHAMP yun. Okay. And unang-una is commitment. Wow, so, 100% okay. commitment, no? Pag magko-commit ka, there's no turning back. Yes, that's so true. Para sa akin, work ethics yon, isa mm-hmm. pa yon na hindi mo na pwedeng ibalik yung word of honor mo kasi parang ano, nasan yung credibility mo bilang tao, mm-hmm. yon. And huwag ka titigil na porket may konting problem or ano, lahat sa una lahat mahirap. Mm-hmm. Walang madali, there's no overnight success. Totoo yon. And ako, nagdaan ako sa maraming hirap. Talagang naalala ko before nagbenta ako ng mani, nagbenta pa ako ice candy. Lahat, ano, talagang may stroller pa ako, talagang arawan, umulan, talagang hawak-hawak ko yun. Talagang nagbabiyahe ako. Ngayon naman, backpack na, di ba? Dora na. Dora na tayo. Oo. Okay. Ayun. Tapos, sa H naman, hard work and humility. Yun. Yung hard work talagang walang tatalo dyan. May times na ano, syempre, mentally, positive pa rin ako, pero yung physically, medyo bumibigay na ako, no? Mm-hmm. This past few days, sabi ko nga kay Grace, sobrang, ang sakit na likod ko, sobrang pagod ako, pero medyo naglaylo lang ako ng mga dinadala ko sa SM. So sabi ko, ay, hindi na pwede kasi sobrang, alam mo yon. So sabi ko, may bukas pa. Correct. Saka nag-aabang na sila sa'yo. Sabi mo nga, di ba, nag-spread na siya like wildfire. Yes. Alam na nila. Okay. Parang ano lang, no? Influencer, yes. Pero live. Yes, yun yung maganda doon. Kasi ikaw mismo alam mo kung paano. Eh na genuinely, di ba, ikaw yung nag-isa-isa doon and then lahat sila are speaking positive words. Mm-hmm. And can I just say, ito, nakalimutan ko sabihin kanina, but then naalala ko ikaw, nung nagsisimula ka pa lang, nakitaan talaga kita nung sinabi mo, letter C, tsaka yung hardware mix to. Kasi, inaaral mo talaga yung mga products. Hindi ka lang enough na after nung training, kung ano yung tinuro, yun na yun. You do the extra mile na mm-hmm. hinahanap mo, Miss Jamie, itong mga ingredients ato, anong nagagawa, nagre-research mm-hmm. ka pa about it. Mm-hmm. And I admire that about you, Miss Van. Sabi ko nga nung nakikita kitang nag-iikot ng SM, sabi ko dito, grabe. Sabi ko, malayo mararating niya pag tinuloy niya. Kasi, sabi mo nga, diba, kahit na mag-hard work ka sa simula, pero titigil naman, wala din siya. Kung walang commitment, yung hard work. Kailangan talaga partner sila. Mm-hmm. Yun. And you, when you have limitations or belief, yun yung makakahinder sa success mo. Like, sabi nga nila, ano, kasi Chinese siya, kaya ang galing-galing niya sa business, di ba? Pag yun yung belief mo, bakit? Yung ibang culture, ganun din naman, may other belief naman sila, di ba? Mm-hmm. Pag yun yung belief mo, na una pa lang, talagang may ano ka na, may stop ka na eh. Correct. Diba? In-stop mo na yung mantra mo na magiging, ay, kaya ko rin yan. Bakit siya kaya niya? Diba? Yes. Mga ganun. Ang galing. A, assertiveness. Yun. Assertiveness natin sa customer. Ano yung kailangan nila? Ano ba yung
makinig tayo kung ano ba yung gusto ni customer. Mm-mm. Like yung, sabi nila, "Bae, ang mahal naman yan, 300 para sa sabon." Mm-mm. Sabi ko, "I-try mo." Sabi ko, "Hindi ka magsisisi. Parang ito lang yung mga binibenta ko dati." Sabi ko, "Sulit to." Sabi ko, "Promise, 6 months mong gamitan to." Mm-mm. Actually, yun nga ma'am, sinabi mo, no, na inire-research ko. Bago pa ako pumunta, syempre nag-plan na ako. Mm-hmm. Naisip ko na kung ano yung mga selling points. Oo, ano na yung ibabato nila sa akin na dapat ano, sagot-sagot ako dire-diretso. Mm-hmm. Yun. Kasi ano, being an ano, frugal. Mm-hmm. Talagang kino-compute ko rin yung mga packaging costs kung kikita pa ba ako kung mm-hmm. ganito magpa-packaging costs ako. Yun. Eh, ma'am, mindset, syempre importante 'yan. Syempre pag iniisip po, yung unang-una talaga lahat tayo may fear, 'di ba? Para sa akin, ano, may favorite line ako sa Mulan noon. There's no courage without fear. Mm, I love it. Okay. Diba? Sige nga, bakit? Pag hindi mo tinurn yung fear mo sa courage, walang mangyayari. As in, pag hindi mo itatry, hindi ka mag-explore, ililimit mo yung sarili mo, you will have regrets later in life na paano kung, bakit ganun? Paano kung ginawa ko? Magiging successful ba ako? Di ba? Yun. Lahat tayo, ano, sa una talaga, trial and error. Wala namang shortcut eh. Mm-hmm. Even, ito yung mga hindi natutunan sa school. Correct. Yun. Sabi nga nila, ano, ako na kasi mahilig ako personally sa mga motivational books, no? Mm-hmm. Tsaka, nagbabasa-basa ako ng mga articles na sa Forbes, yun, na ano ba yung secret nila, Jeff Bezos, gano'n, yun. Di ba nakikita mo, magugulat ka si Disney, ang tanda niya na bago na-discover. Yun, I mean, there's no age, there's no, ano, basta tuloy-tuloy ka lang. Mm-hmm. Basta kung ano, kung gusto mo talagang gawin, put dedication, put 100%. Yes. Nevertheless, yun. Yes. Ipinaka-importante dun sa key ingredients is yung self-motivation. Kasi wala naman ibang gagawa kundi ikaw eh. Di ba? Tsaka to be self-motivated, to master that, is a big key ingredient sa success talaga. Kasi kahit anong pang iba to sa'yo ng mundo ni God na mga struggles, na challenges, no? Hindi ka ma-distract eh, hindi ka ma-frustrate. Tuloy-tuloy ka lang kasi kukombine mo siya sa faith ni God na may purpose kung bakit ganun. Yes. Yun. Tsaka kung self-motivated ka talaga na master mo yun, talagang walang makakapag-stop sa'yo. Mm-mm. Yan, I love it. Tatlo yan. Passion, perseverance, tsaka patience. So, sa patience guys, mga new resellers, magkakaroon din tayo ng break. Siyempre, step ladder yan to success. Hindi naman pwedeng pinaghirapan ng top reseller, nandun ka na agad, di ba? Yes. Wala naman ganun. Siyempre, lahat tayo magdadaan sa mga struggles na pinagdaanan din nila. Mm-hmm. Yun. Tapos, perseverance, yun. Pursigido ka lang lagi na gawin yung mga, ano mo, yung mga routine na tinuro sa atin ng mentoring. Yun. Mm-hmm. Tapos, passion. Yung passion talaga, napaka-importante sa akin, no? Yung passion kasi ano eh, it's a living passion. May purpose ka. Mm-hmm. Na kasi pag ito nawala tong passion na to na sa ginagawa mo, para kang ano, para kang buhay, para kang lagi kang nagigising pero patay ka sa loob. Yung soul mo is patay. 'Yun. Parang ano, yung mga sa corporate na iniisip mo na tama ba 'to? Hindi ako masaya sa work ko pero kailangan to kasi yung society na ano na na-build up sa atin na mindset na pag wala kang work, wala, hindi ka successful, di ba? Mm-hmm. Yun. So, sobrang ganda. Natuwa ako kasi gumawa ka talaga ng abbreviation and talagang sobrang siksik nung tips to success mo talaga. And ako naniniwala kapag yan lahat ginawa, imposible naman na hindi ka pa mag-successful kung talagang ginawa mo yan by heart. So, thank you so much, Ms. Van, for sharing that. And now, ano ba yung pinaka-favorite mo na part ng VNM reselling program? Ako, favorite ko, yung isa pa, no, yung vision kasi ni VNM tsaka mission is to help others
Tapos environmental friendly, eh, environmental friendly din ako na, no, environmentalist din ako. So, tapos isa pa na nag-help tayo sa community na pangbalot PH, mm-hmm, yung gumawa ng box, yun. Yes. Kasi ano eh. Align the align, yes, sa values mo. The life is more meaningful with a purpose. Yes. It gets deeper, yun. Yes. Yun, talagang sobrang ano, sobrang passionate nurse ako, although kahit di ko na na-apply, pero yung mga work ethics, yun, ando I'm proud. Pa rin. Yes. Yes, and talagang you are meant for this. Mm-mm. So thank you so much, Ms. Van, for being with us in the show. Sobrang marami akong natutunan sa'yo. And nandun pa rin yung admiration ko. Just keep on doing it because sobrang dami mo pang mas matutulungan tao, diba, with what you're doing. And Ms. Van, baka naman you'd like to invite the viewers to come check out your shop? Hi! Thanks for watching my feature. Yun. I would like to invite you on my Instagram, LifesaversPH. TikTok shop, LifesaversPH din. Then, Shopee store, LifesaversPH. I would like to help you on your concerns regarding health and skincare. Yun. I'm so happy with VNM sa wakas. Na-complete na yung healthcare line ko na talagang ang tagal-tagal ko nang iniisip na nasa vision ko lang na hindi ko akalain na mapupulfill siya. Everything happens in its own perfect timing nga, diba, Ms. Van? So, I'm sure you came just right on time, Ms. Van. Again, thank you so much, Ms. Van, for being with us in the show today. And to all of our viewers, I hope that this video has been inspiring for you as it is for me. Thank you so much once again, and I'll see you in the next one. Bye! Bye!